Hello sa inyong lahat. Ayan, ito po si Miss Shane. At bago po natin simulan ang isa na namang kwento na ipinadala sa atin, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe muna sa ating channel. At syempre, kung meron kang mga nakakatakot at kakaibang stories, mali mo itong isend sa atin para ma-feature natin sa ating channel. So, andyan po yung mga options sa taas. May Gmail, FB page, at FB. Ayan, makikita mo rin ito sa description below. Ayan, so, nagpapasalamat din po ako sa mga tao na nandyan lagi. Kaping may upload po ako. Thank you so much po. Maraming salamat sa pagbisita po. And sa mga walang sawang nakikinig, thank you so much. Isang malaking thank you para sa inyong lahat. So, ano pang iniintay natin? Simulan na natin ang ating kwento. Naniniwala ba kayo sa mga diwata? Kung hindi ay pakinggan ninyo ang kwentong ito na pinadala sa atin ni Edgar. Ito ay isa na namang patunay na may ibang nilalang na naninirahan sa mundo maliban sa ating mga tao. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang kakaibang kwento ni Edgar. Sa isang liblib na baryo na sakop ng Romblon, nakatira ang pamilya ni Edgar. Simple lang ang pamumuhay ng mga ito. Pangangahoy ang hanap buhay ng mag-anak. Namumutol sila ng kahoy sa gubat para ibenta. Kahit paano ay nakakaraos naman sila sa ganung hanap buhay. Bata pa lang si Edgar ay sumasama na ito sa gubat para mamutol ng kahoy. Mas mabuti daw kasi na mas maaga siyang matuto sa hanap buhay dahil lalaki siya. Siya ang nakatakdang bumuhay ng kanyang pamilya. Gustong-gusto naman ni Edgar ang sumama sa gubat. Marami kasing prutas doon na pwedeng kainin. Meron ding sapa na madalas paliguan si Edgar. Kaya naman kahit may kalayuan ang lalakarin, bago makarating ay ayos lang dito. Sulit naman ang pagod kapag nakapagtampisaw na ito sa malamig na tubig. May isang beses noon, nawili si Edgar sa pag-akyat sa punong bayabas. Maraming hinog na bunga ang puno. Kaya naman hindi nito napansin ang taong papalapit dito. Pahingi naman ako ng hinog. Ang sabi ng isang malamig na boses. Nang tignan nito ni Edgar, isang napakagandang babae ang kanyang nakita. Parang musika ang boses nito. Dali-dali siyang bumaba at binigay ang mga kuha niyang bayabas. Dumampot lang ito ng isang piraso at saka nagpatuloy sa paglalakad. Sinundan ito ni Edgar. Nakita niyang hinugasan ito ang bayabas na mula sa kanya. Lalapit sana siya sa magandang babae nang marinig niyang malakas na pagtawag sa kanya ng kanyang itay. Tinahak ni Edgar ang daan pabalik. Nang makita siya na kanyang tatay ay kinagalitan siya nito. Kung saan-saan daw siya nagsususuot. Uuwi na sila. Habang nasa daan ay sinabi niya ang kanyang nakita sa mga kasama. Simula noon, hindi na nakasama pa si Edgar sa gubat. Pinagbawalan na siya ng kanyang ina. Ang panakot sa kanya ay maraming engkanto sa gubat at delikado para sa batang katulad niya na pag-alagala doon. Sabi pa ng nanay nito, hindi tao ang nakita niya sa gubat. Ano naman daw ang ginagawa ng magandang babae sa gubat na yun? Dahil bata pa si Edgar ay binaliwala niya ito. Hindi naman siya nakaramdam ng takot nang makita niya ang babae dahil napakaganda nga nito.
Nang tumungtong na si Edgar ng 18 anyos, ay tumutulong na siya sa kanyang tatay sa panguha ng kahoy, kasama ang mga kapatid niya. Kagaya na lang ng araw na yon, nagpuputol sila ng isang malaking kahoy. Dahil sa mainit ang panahon, nakaramdam ng pagkauhaw si Edgar. Sasapa siya dumiretso. Doon niya nakaugaliang uminom ng tubig. Malamig kasi ang tubig doon na nakakapawi ng uhaw. Nang makaramdam ng pagkakontento ay babalik na sana ito sa mga kasama nang may marinig siyang nagtatawanan. Sinundan ni Edgar ang agos ng sapa. Nagulat siya sa kanyang nakita. Naggagandahang mga babae. Naglalaba ito ng mga damit. Ang iba naman, nagtatampisaw sa tubig. Para hindi naman siya matawag na namboboso ay nagpakita siya sa mga ito. Mga miss, nakikiinom lang ako sa sapa. Narinig ko kasing nagtatawanan kayo kaya sinundan ko ang pinagmula ng ingay. Mahabang paliwanag ni Edgar sa mga babae. Ngumiti ang mga naggagandahang babae sa kanya at inaya siya nitong makipagkwentuhan. Lumapit naman siya sa mga ito. Ilang sandali pa, tapos nang maglaba ang mga babae. Tinanong siya kung sasama ba siya sa lugar nila. Nagmagandang loob naman si Edgar na siya na ang magdala ng mga batyang pinaglagyan ng damit. Isa pa, sabi ng mga babae ay malapit lang ang kanilang lugar. Binaybay na nila ang sapa. Sa dulo noon ay may napakagandang lugar. Magaganda ang mga bahay. Mas maganda pa nga iyon sa kabayanan kung ikukumpara ni Edgar. Meron palang ganito kagandang lugar dito sa gitna ng gubat? Namamanghang tanong ni Edgar. Ngumiti lang ang mga babae. Tuloy-tuloy silang pumasok sa isang malaking bahay. Napakasaya ng lugar na yon. Maraming tao at mukhang may gaganaping handaan. Pinatuloy si Edgar sa malaking bahay na yon. Tinuring siyang isang importanteng bisita at pinakain. Dahil gutom na ang binata ay mabilis itong kumain sa mga masasarap na pagkain na nakahain sa mesa. Matapos kumain ay inaya siya ng mga magagandang babae na mag-ikot sa lugar. Talagang napakaganda ng lugar na yun. Hindi niya akalaing may ganoon kagandang lugar sa gitna ng gubat. Maya-maya pa, naalala niya ang kanyang mga kasama, ang tatay niya at mga kapatid. Kaya mabilis siyang nagpaalam na aalis na. Hinatid naman siya ng tanaw ng mga tao sa lugar na yon. Ang sabi sa kanya ay baybayin niya lang ang daan at makakarating siya sa sapa. Sinabi pa ng mga ito na malaya siyang makakabalik sa lugar na yun kung nanaisin niya. Baybayin lamang niya ang sapa. Nakabalik na si Edgar sa gubat kung saan sila namumutol ng kahoy. Pero wala na ang mga kasama niya doon. Pati mga pinagputulan ng kahoy ay wala siyang makita. Tawag siya ng tawag pero walang sumasagot sa kanya. Kaya nagdesisyon na lang si Edgar na umuwi na. Pagdating niya sa kanilang bahay, laking gulat niya nang sinalubong siya ng yakap at iyak ng kanyang nanay
Ganun din ang kanya mga kapatid. Nagtataka man ay nagtanong siya kung bakit ganun ang naging reaksyon nila. Gulat siya nang malaman na isang buwan na pala siyang nawawala. Ang kwento ng kanyang tatay ay magdamag silang naghanap sa kanya ng araw na yun. Pero hindi siya nito nakita. Maraming tanong sa sarili si Edgar kung paanong nangyari na tumagal ng isang buwan ang pananatili niya sa lugar na yun. Dahil sa kanyang pagkatantya, may isang oras lang siyang nanatili sa lugar na yun at umalis na siya kaagad. Ikinuwento niya sa kanyang pamilya ang nangyari. Ganun na lang ang takot ng mga ito. Kumalat ang balita sa baryo. Nakarating pa ito sa Karatig Bayan. Lahat naniniwala na may lugar sa gitna ng gubat na tirahan ng mga engkanto at diwata. Wala nang nangahaspang magputol ng kahoy sa bahaging iyon. Takot ang namayani sa lahat ng nakakarinig ng storya ni Edgar. Kung ang pananatili sa lugar na may engkanto ng isang oras ay katumbas ng isang buwan dito sa mundo ng tao, tiyak aabuti ng pagtanda ang mananatili sa lugar na yun. Maraming nagsasabi na marahil ang kinaibahan ng oras sa dalawang magkaibang dimensyon ang dahilan kung bakit may mga taong nawawala at hindi na nakakabalik pa. Magmula noon, hindi na ulit pa tumapak si Edgar sa gubat. Para na rin sa sarili niyang kaligtasan. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo sa mga diwata o engkanto. Ang mahalaga ay nalaman mo ang istorya ni Edgar. Nang sa gayon ay makapag-ingat ka kapag ikaw naman ang nakakita ng mga diwata o engkanto sa kahit na saang panig ng mundo. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Sana ay nagustuhan mo ito. Maraming salamat sa pakikinig.